Tracy during that time, sobrang kinocongratulate ko siya sa head-to-head challenge niya. So, ayun, I'm really excited for her hanggang ngayon. Kahit na hindi pa natin alam kung ano mangyayari sa finals ng Miss World, hindi pa tayo sigurado kung ano yung magiging, I guess, way nila of doing the finals. Oh. But honestly, deep in my heart, I'm rooting for her. I'm really rooting for her na siya yung second Miss World from the Philippines. Okay. And when I saw yung video niya na nagsasalita siya, I think this was the parang naglalaban na sila ni Mexico, tama ba? Mexico, yeah. It reminded me of the time na lumalaban si Vanessa. Oo, so 2018 yun. 2018. Sabi ko kay Tracy, panoorin mo si Vanessa. Kasi yung moment na yan, na-feel ko na siya si Miss World. As in, ganun talaga. Doon napanood ko si Vanessa sa head-to-head. Sabi ko, you know why? Kasi sobrang kwento niya from the heart. Yung beauty with a purpose niya. Kwento niya kung bakit siya involved sa project na to. So, pinanood ko si Tracy. Ganun din yung feeling ko. As in, Miss World vibes. So, I'm still excited for her. Kahit na ganito man yung nangyari, kahit na may bagong announcement, I feel for her. Cause she's really, she's such a strong contender. She really is.